Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kapapasok lang po na balita, nagtalaga na si Pangulong Bongbong Marcos ng Officer in Charge ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po ay si Undersecretary Edu Punay. Kinumpirma ng Office of the Press Secretary OIC Cheloy Garafil ang appointment ni Punay na nagpakita rin ng kanyang appointment papers sa GMA Integrated News. Ang pagkakatalaga kay Punay ay kasunod ng dalawang beses ng pag-bypass ng Commission on Appointments sa ad interim appointment ni Erwin Tulfo bilang DSWD Secretary. Sinusubukan pa po namin kuna na pahayag si Tulfo kaugnay nito. Unang araw ng SIM registration pero kabi-kabilang aberya na ang naranasan ng ilang subscriber. Kabilang ang hirap sa pag-access sa mga website kung saan sila magre-rehistro. Bukod na problema pa yung mga walang internet o smartphone, ang payo ng NTC at ang paliwanag ng mga telco sa pagtutok ni Ian Cruz. Inaabot na ng hapon ang estudyanteng si Nicole Espeleta sa pagsubok na makapagrehistro ng SIM card pero hindi niya ito magawa-gawa. Bukas na lang po siguro kasi nakakainis po yung pag-try ng try. Subscriber siya ng Globe Telecom pero simula alas 7 ng umaga kanina, naka-down ang kanilang server. Sabi ng Globe Telecom, sadyang dinaw nila ang kanilang system para daw maayos nila ito. Kami mismo kasi we're testing it, di ba? Along with the customers, nasabi natin, simple, easy, di ba? Streamlined and all of that. So we're trying to live up to that standard. Pipilitin daw ng Globe na maibalik ngayong araw ang kanilang microsite para sa SIM registration. Nagpaalala rin ng Globe na sa kanilang website lang pwedeng magrehistro ng SIM ang Globe prepaid users. The other day I was looking at a post, obviously it's a scam post, right? Saying GCash daw ang magre-register. Hindi po, GCash has nothing to do with the registration. Nahirapan din sa pag-register ng kanyang mga SIM ang taga Bohol na si Jade na Smart at Dito subscriber. Sira yung link, hindi makakapasok kaya hindi makakapag-register. Siguro mamaya pag okay na. Sa isang social media post, sinabi ng Smart Communications Inc. na dahil sa dami ng mga nagre-rehistro, maaring mahirapan ang ibang subscriber sa pag-access sa SIM registration site. Pinatataas daw ng kanilang technical team ang kapasidad. Ulitin lang, ang ginawa ko kasi, I checked my connectivity, in off and on ko, switch off and on yung mobile device, and then go back in. Ayun. Pwede kasi nating i-type yung smart.com.ph/simreg para diretso or pwede nyong i-click doon sa hyperlink. Sa isang text message, sinabi ni Attorney Adel Tamano ng Dito Telecommunity, wala anyang naging problema ang unang araw ng SIM registration. As of 3 p.m., higit 200,000 subscriber na nila ang nakapagparehistro. Sinubukan din ng GMA Integrated News na magrehistro ng bagong SIMs ng tatlong magkakaibang telco network. Sinubukan nating mag-register ng mga bagong SIM at ito nga makikita natin ano, sabi dito, dapat may ipapadala silang link via text pag in-insert na yung SIM pero hindi dumating yan kanina pa. Dito naman sa isang SIM, ito yung natanggap natin na null nga daw yung ginagawa nating transaction. At yung isa naman, yung server nila hanggang ngayon ay naka-down pa rin kaya hindi pa rin tayo makapag-register doon. May 180 days mula ngayong araw o hanggang huling linggo ng Abril para mairehistro ang mga SIM card. Nasa website ng mga telco ang instruction sa pagrehistro mula sa pag-encode ng mga personal na detalye at pag-upload ng valid ID. Kailangan din ng pag-upload ng selfie habang hawak ang ID bilang verification. Para naman sa postpaid subscribers, ang telco ang kokontak sa mga subscriber. Dahil meron naman daw silang hawak na impormasyon na pwede na nilang gamitin para irehistro ang kanilang SIM. Nakamonitor naman daw ang National Telecommunications Commission o NTC. Mayroon nga po tinatawag na baka daw yung mga birthing pains o yung mga paunang issue o glitches sa system nila. Pinagpalabas po kami ng memorandum sa mga PTEs for them to address their the issues and concerns they are facing sa systems po nila ngayong araw. May ilan na analog o hindi naka-smartphone kaya nahihirapan sa pagpaparehistro. Hindi ba napakahirap yan para sa kagaya ko na magpa-register pa ng SIM eh.
Ganito lang naman ang gamit kong cellphone magmula naman noon. Mm-hmm. Hindi pwede dito eh. Tsaka walang internet to. Tatransfer ko na lang dito sa isa dahil ito mayroong ano eh. May internet to. Ayon sa NTC, ang mga subscriber na walang smartphone o kay walang internet access, maaaring magtungo sa mga sangay ng telco o sa mga isi-setup na lugar sa pakikipagtulungan ng NTC at DILG sa mga telco. Ganyan ang ginawa ng ilang senior citizen sa Lawag, Ilocos Norte na maagang pumili sa tanggapan ng isang telco para magparehistro. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sumipa na po sa 600 piso ang kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan. May plano na raw ang Agriculture Department para tugunan ang nakakaiyak nitong presyo. E kasama ba ang pag-i-import? Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang isang kilong pulang sibuyas, nakapresyo na ng isang kilong baka bago magpasko, lalo pang tumaas at umaabot na ngayon sa 600 pesos kada kilo sa ilang pamilihan tulad sa Las Piñas Public Market base sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture. Umaabot na rin ng 600 pesos ang kilo ng pulang sibuyas sa Marikina, Guadalupe at San Andres Market. Sobrang mahal, kaya ginagamit namin hati lang. Pag gigisa ngayon, kalahati. Kinabukasan ulit, gigisa kalahati ulit. Noong Pasko lang, 360 lang ang punan yan. Ngayon, 500 na. Araw-araw po, halos 50-30 ang tinataas. Dito sa Pitil Market sa Maynila, umaabot na hanggang 650 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Kaya naman, may ilang pwestong nagtitinda nitong tinatawag na lasuna na nagkakahalaga ng 20 pesos kada tali. Ito rin ang isa sa mga alternatibo na minumungkahi ng DA, lalo't nananatiling mataas ang farm gate price ng sibuyas ngayon na umaabot raw hanggang 400 pesos kada kilo. Yung pong aming tanim, nag-start kami magtanim ng month of August, nasira siya, tapos umulit-ulit kami. Actually, pangatlong ulit na po namin itong inaani namin na ito. Kaya po, yung aking sinasabing production cost, halos times 3 po siya. Mga 20% lang po ang nagtutuloy doon po sa out of 100 na tinanim namin. Hindi raw maipapangako ng DA na mapapababa ang presyo sa mga palengke bago matapos ang taon. Pero nakikipag-ugnayan sila sa mga magsasaka para makapagbenta ng pulang sibuyas na mas mababa sa 200 pesos kada kilo sa mga Kadiwa Market. Hinahabol po namin by December 30. Meron po tayong sibuyas. Ito po ay bagong harvest mula sa ating mga magsasaka at ipepeg po natin ang presyo na mababa. Definitely, it will be lower than 600 pesos. We are looking at something even lower than 200 pesos. So yan po ang ating ginagawa through the Kadiwa. Bakit po through the Kadiwa at hindi po sa palengke? Kasi ang Kadiwa po ay kaya natin i-absorb yung ibang mga cost like transportation. Ano. Sa ngayon, may mabibiling tig 170 pesos kada kilo sa Kadiwa Market pero sa mas mababang kalidad. Ito yung tinatawag ng mga onion farmers na durot-dot at sinliit lang ito ng piso. Ayon sa mga magsasaka, kadalasan daw itinatapo na nila ang ganito kaliliit na sibuyas. Pero sa taas ng presyo ngayon, pati raw ito ibinebenta na ng mga magsasaka. Bukas, tatalakayin sa DA ang posibilidad na mag-import sa gitna ng napakataas na presyo ng sibuyas. It can be immediate because we are looking at the situation at napakataas na po ng ating mga sibuyas ngayon. Pero iba ang sinasabi ng isa pang opisyal ng DA. Sa ngayon po, hindi po natin consider yung pag-import ng sibuyas. Nag-iingat kaming magbigay po ng ating permit for importation of onions kasi baka mamaya niyan, andyan sa paligid yung mga smuggled. Ayon din sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi na dapat mag-import dahil anihan na ng sibuyas sa Enero. Mag-import tayo 15 days, so aabot na ng January 10, harvest na ng ano. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Umakyat na po sa 13 ang nasawi dahil sa masamang panahon sa Visayas at Mindanao ayon sa tala ng Office of Civil Defense o OCD. Patuloy raw na nakamonitor ang Pangulo at agad magpapadala ng tulong sa mga apektado. Yan po ang tinutukan ni Mariz Umal. Ganito sinuong ng Philippine Coast Guard ang rumaragasang baha. Mailikas lang ang mga residente sa Clarín Misamis Occidental.
Gayon din sa bayan ng Plaridel, kung saan kabilang sa mga ni-rescue ay may kapansanan, senior at mga bata. May mga in-evacuate din sa Lamitan, Basilan, kabilang ang mga bata at sanggol. Naglikas din sa Dipolog, Zamboanga del Norte dahil sa pag-apaw ng ilog sa ilalim ng Quezon Bridge, dahilan para umabot sa hanggang baywang ang baha. Sa buong bansa, pinaka-apektadong mga rehiyon ang Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARMM. 13 ang patay. 13 na po yan is meron na pong body count po yan. Meron na po tayong nakuha ang cadaver. So kaya po sila for validation, is kulang na lang po ng papeles. 6 naman ang sugatan at 23 pang nawawala. Karamihan daw ay mga mangingisda. Patuloy po ang search and rescue operations, lalo na po pag gumanda ang panahon. Sa mahigit 160,000 na apektado naman, mahigit 45,000 ang inilikas. Sa mahigit 500 namang nasirang bahay, halos 200 ang tuluyang nawasak. Halos 60 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura at halos 15 million pesos sa infrastruktura. Under state of calamity na ang Hingoog, Misamis Oriental. Ang tulong po ay nandyan at dadating po. Ayon sa Office of the Press Secretary, naririto sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos para patuloy na i-monitor ang sitwasyon at magdaos ng mga pulong kasama ang iba't ibang mga opisyal ng ahensyang kinakailangan magbigay ng agarang tulong sa mga apektado ng shear line rainfall at pagbaha sa Visayas at Mindanao. Ang Office of the Vice President naman nagpadala na rin ng tulong sa Zamboanga City kung saan mahigit 400 pamilya ang inilikas. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nagpapatuloy po ang repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa 1st Infantry Division ng Philippine Army sa Labangan, Zamboanga del Sur para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kabi-kabilang flash flood sa Misamis Occidental. Ito po'y agad nating ipapamahagi bukas sa ilalim ng Operation Bayanihan. Tumaas ang bilang ng mga naputokan mula December 21 kumpara sa parehong panahon noong 2021. Ngayon pa lang, naka-alerto na lahat ng pampublikong ospital para gamutin ang mga masasaktan dahil sa pagsalubong sa 2023. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Ang mga ganitong tagpo na halos regular na tuwing salubong sa bagong taon, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na sa East Avenue Medical Center. Nakalatag na ang mga medical equipment, gamot at disinfectant sa firecracker-related injury treatment area sa loob ng emergency ward. At kahit bihira na ang Watusi poisoning, may nakahanda pa rin itlog na ibinibigay sa mga makakalunok ng sangkap niyan at ibang paputok. Nasa white alert na sila tulad ng lahat ng mga pampublikong pagamutan sa bansa. Ibig sabihin 24 oras may emergency personnel na naka-duty at on-call ang lahat ng mga doktor, nurse at iba pang medical personnel ng ospital. As of yesterday, wala pa kaming na itatala na fireworks related injury. Based doon sa mga nakaraang taon, mga ganitong panahon meron ng mga naitala na kaso. Pero sa buong bansa may 25 nang naitalang naputukan. Ang Health Department mula December 21 hanggang December 27, mas mataas sa 22 sa parehong panahon noong 2021. At nangungunang mitsa, Boga, kasunod ng Whistlebomb, Quitis at Five Star. Last year po, at the same time period, we had 22 cases. So our cases right now are 14% higher than that of last year. Patuloy ang panawagan ng mga doktor sa ating mga kababayan, umiwas na po sa paputok. At sa halip, gamitin na lang ang perang pambili nito sa mas kabuluhang bagay gaya ng pagkain at mga gamit sa bahay na inyo pang magagamit sa darating na bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. At sa kabila ng mga paalala kontra paputok, marami pa rin namimili ng mga ito sa Bukawi, Bulacan. Kanya-kanyang pag-iingat naman ang mga nagtitinda para iwas sunog tulad ng naganap doon bago ang salubong 2008. Naroon live si Cedric Castillo. Cedric! Yes, tama yan, Vicky. Nagsimula lang dumami ang mga mamimili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Kaya naman na doble alerto raw ang mga otoridad. Gayon din ang mga mismong nagtitinda dito sa Bukawi. Pagkain, papeles, patina, appliances, name it, halos lahat na i-deliver na raw ng rider na si Bingo. Pero mas nagulat daw siya
nang ang ipabili at ipa-deliver ng isang customer ngayong araw, mga paputok. Eh, nanibago. Eh, yun. Parang dala na rin ng trabaho rin. Yan, sumunod na rin. Ngayon pa lang. First time mo na nakatanggap na ganyan. Ngayon lang po, sir, yung ano, sir. Dito sa Bukawe, Bulacan pa mismo, nagpabili ng paputok ang customer ni Bingo. Ang delivery sa Quezon City pa. Kaya ko na ma-handle yung paputok eh. Dadaling ko rin sa customer eh. Ayos lang, okay lang. Maliban na siguro kung sobrang dami. Kung sobrang dami, hindi kahit sabihin natin bigyan ako nung tip o mas malaki pa, kahit bigyan ako nung masigit pa sa inaakala ko, hindi ko tatanggapin yun. Kung peligro ang pag-uusapan, hindi may kakaila na minuminutong nasa bingit ng alanganin ang mga nagtitinda ng paputok. Sariwa pangaraw sa isip ni Mang Ding ang nangyari noong taong 2007. Nang sunod-sunod ang naging pagsabog mula sa mga nasusunog na tindahan ng paputok. Merong isang taxi driver na nagsisigarilyo. Sinigawan nilang huwag magsigarilyo. Ang ginawa ng taxi driver, pinitik yung upos. Yung pagpinitik ng upos, nilipad yung upos sa loob ng... tumama sa sawa. Ngayon, tad-tad na ng no smoking sign ang mga tindahan. Dram-dram na tubig at sako-sakong buhangin din ang nakahanda sakaling may magliyab. Itong ball na ito eh, parang fire extinguisher to, in case na magkaroon ng fire, pumuputok na kusa to. Kung medyo malayo, itatapon mo lang to. 5 araw bago ang bagong taon, nagsimula ng dumagsa sa Bukawe, Bulacan ang mga mamimili ng paputok. Saka medyo nakain ng konti, tsaka bata below 18 years old, hindi na namin papayagan na bumili pa. Dapat hindi malapit sa iyo ang apoy. Paano sir, may gamit kang tingting? Patpat. Na may basahan na may gasolina. Nakagawian na po. Nakagalian na. Kaya hirap po tanggalin. Vicky, simula pa lang ng buwan ngayong Disyembre ay mataas na yung bentahan ng mga paputok dito sa Bukawe, Bulacan. Pero ayon sa mga may pwesto dito ay asahan daw na pagpatak ng December 29, mga ganong panahon, ay posibleng tumaas pa ang presyo ng kanilang mga paninda. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Matumal naman ang bentahan ng mga bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte sa bagong taon. Halos doble na kasi ang iminahal ng ilan sa mga yan. Diyan tumutok si Marisol Abdurrahman. Kahong-kahong prutas ang binagsak sa Binondo, Maynila. Karaniwang mabenta tuwing bagong taon ang mga bilog na pinaniniwala ang pampaswerte. Pero kanina, wala pa halos namimili. Ang tindahan ng ito ngayong araw lang daw nag-umpisa magtinda 24 oras. Pag ganitong araw, masaya na yung mga tao kasi marami na namimili. Pero ngayon, ito kunti pa rin. Malaki ang nabawas sa vendors. Kunti na lang ang vendors ngayon. Kumpara kasi nung nakarang taon, tumaas ng 30 to 40% ang presyo ng mga bilog na prutas ngayon. Yung iba, duble talaga. Sadyang mataas lang po. Marami tuloy umaray sa presyo. Kabilang ang isang dumayo pa mula probinsya. Tumaas po yung presyo. Nagdadagdag din po kami ng ano ma'am, ng presyo po. Dati ma'am, tagtatlo. Ngayon tag-iisa na lang. Hindi na kayo ng bulsa. Ang isang Apple gift set, 650 pesos na mula sa dating 350 pesos lang. Nagmahal din ang mga kahon ng prutas na mula 50 pesos hanggang 300 pesos. Depende sa uri. Pero kung hindi kaya ang per box na prutas, pwedeng bumili ng tingi-tingi. Mahal na rin ang prutas sa trabaho market kung saan pwedeng bumili ng kada piraso hanggang kada kilo. Nabibigla po sila sa presyo. Gabi-gabi ma'am, nagtataas niya. Hindi na nga marahil kompleto ang selebrasyon sa pagsalubong sa bagong taon kung wala ang mga bilog na prutas. Pero sa sobrang mahal ang presyo ng mga ito, kanya-kanya ng diskarte ang ating mga kababayan para kahit paano ay makabili pa rin. Isa-isa na lang, ma'am. Isa-isang piraso, bawat ano. Bawat bilog. Oo. Importante makompleto kung bilog, ano. Dalawang piraso lang. para mayroon lang ayahain sa lamesa. Paswerte, ganyan. Okay, para meron kang pampaswerte, anong diskarte mo para makabili ng mga pampaswerte prutas? Hamas ko, ganun. Pero para sa iba, walang pera. So wala mo na mga bilog na prutas? Oo, mga saging-saging lang muna. Kasi sa sibuyas pa lang na maliit, 30 pesos, ganito kalaki. Lalo pag prutas, bili ko na lang po ng makain namin bigas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras.
At good news naman sa mga commuter at jeepney driver, ibinalik na po ng LTFRB ang mahigit 40 ruta ng mga jeepney na inialis dahil sa pandemya. May bubuksan ding 4,000 slot naman para sa mga nais pumasok sa mga ride-hailing app. At yan po ang tinutukan ni Joseph Moro. Sa mga suki ng jeep na nasanay sa dati mga ruta at nalito ng palitan ng mga ruta nitong pandemya, good news dahil balik na ang mga nakasanayan yung ruta. Sa memorandum circular na inilabas ng LTFRB, balik ang tinatayang 42 na ruta ng mga jeep. Tinatayang 9,000 mga units ng mga jeep ang makakapasada ulit sa mga rutang nakasanayan na nila. Epektibo na ito ngayong araw. Una, additional units kaya public transport for our riding public. Pangalawa, yung ating mga kababayan ay mas madali sila makakasakay doon sa usual nilang routes dahil na pre-pandemic route ito na maaaring ito yung nakasanayan nga nila. Ilan sa mga rutang ibabalik sa dati yung San Rafael Rodriguez Rizal papuntang Cubao Central Terminal, Novaliches MRT North EDSA, Pasig Quiapo, South Mall Quiapo, South Mall Loton, Tandang Sora papuntang TM Calao at Cubao Marikina. Ayon kay Obet Martin, presidente ng Pasang Mazda, balik kabuhayan raw ang ibig sabihin ito para sa mga jeepney driver na lubhang naapektuhan ng pandemya. Magbabalik ang ibang mga driver natin sa pagkat ito yung kabisado nilang ruta at dito sanay sila at dito yung pinagkakakitaan nila ito. Unlike nun sa mga napunta nilang ruta na kung saan talagang napilitan upang kumita lamang kahit paano para may pang-uwi sa pamilya. Para naman sa mga taxi ang hanap, simula January 9 sa susunod na taon, magbubukas ng lampas 4,000 mga slots para sa mga transport network companies tulad ng Grab, Joyride, Auto, Tuktok at e-pickup. Ayon sa LTFRB, kung nahihirapan mang kumuha ng ride-hailing na taxi, yan ay dahil sa sarili nilang pagtataya, kulang ang supply ng tinatayang 7,000 unit. Nagbukas sila ng mga slots noong Mayo pero lampas 2,000 lamang ang nakapasa at nakakuha ng prangkisa. Ang proseso ayon sa LTFRB, sa mga TNC o Transport Network Companies muna kayo magpapa-accredit. Doon nyo na isusumite ang inyong mga dokumento at yung mga TNC naman ang mag-a-apply dito sa LTFRB. Wala namang deadline kung hanggang kailan pwedeng mag-apply. Si Raymond Gutierrez na buhayan ng loob. 2 buwan na siya nag-aabang ng slot para gawing TNVS ang kanyang sasakyan. Madami kong mga kaibigan na TNVS driver and maganda yung kitaan. Usually around, yung iba around 2,000. Pero meron akong kaibigan, halos kumita siya ng 4 to 6,000 a day. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nanlilimos na po ng pagkain at tubig ang ilang napuruhan ng masamang panahon sa Oroquieta, Misamis Occidental. Hirap din ang signal at komunikasyon doon kaya may apela ang mismong City Hall sa pambansang gobyerno. Nakatutok live mula sa Osamis City si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. Cyril? Yes, Vicky, dito sa Osamis City, Misamis Occidental, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan na nararanasan natin ngayong mga panahon na ito. Pero kanina, pinuntahan natin ang Oroquieta City sa Misamis Occidental at doon ko nasaksihan yung nabanggit mong panlilimos ng mga residente sa gitna ng daan. Mga nasirang bahay at simbahan, natangay na puno at mga sasakyan, at mga daang balot sa putik. Ito ngayon ang kalunos-lunos na sitwasyon sa Oroquieta City, Misamis Occidental kasunod ng matinding mga pagbaha nitong weekend. Napuruhan ang barangay Talik habang na-wash out ang malaking hanging bridge na nagdudugtong sa Poblasyon 2 at barangay Tabuk Norte. Tulong-tulong na ngayon ang mga residente sa paglilinis ng putik na iniwan ng baha. Ang panawagan ng tayo nato sa aning gobyerno sa ini sa Oroquieta na matagaan o mayong siguro kining i-upgrade ang drainage system so sa dakbayan sa Oroquieta. Sa sulod sa balay dire sa first floor, kutob tuhod. Dire sa garahe ko no, kutob ana. May mga nanlilimos na nga sa daan para may pambili ng pagkain at tubig.
dahil sarado ang ilang gasolinahan. Mahaba din ang pila sa mga bukas. Muntik pang magkagulo sa isa dahil may mga sumingit umano sa pila. Gantos may glinyaan nito mo yan eh. Yan ay mo insert di harina, pwede. Kay kami, wapa may panihapon gali. Ayon sa lokal na pamalaan, higit 6,000 residente ang nasa evacuation centers. Bol ko asam ka tanig panyapon. Ako yug na lang isang silingan man din ni. Kay may dire basig na yung mga kan ba ayuda. Ay naot nga matabangan mi. Ilabi na sa amo ang pambot nga naguba nga wa na kapaningwaan. Si Joy Macarayo nakaligtas sa baha, karga ang kanyang 8 buwang gulang na anak. Ayon sa Oroqueta LGU, 6 ang nasawi sa lungsod dahil sa pagkalunod. Di na ko ma-imagine akong syudad pa yung ani. Daghang balay. Nawala. Kumuingon kaga. Di makatraks akong gikuha. Balik-balik. Katulog ka upat ko sa ako. Ibalik na rin sa base. Papanahon mag-imakwit mga tao. Nanawagan din ang mayor ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa problema sa komunikasyon, pagkain, tubig at mga materyales para sa mga itatayong mga bahay. Kailangan din daw nila ng generator sets para sa mga ospital. Vicky, inanunsyo ngayong hapon ng Office of the Civil Defense Region 10 na umabot na sa 9 ang namatay dahil sa pagbaha sa buong rehiyon at 3 rin ang na-report o naitala na missing. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagsimula na ang 3 araw na pagbabasbas sa mga replika ng itim na Nazareno bilang paghahanda sa nakagawi ang pista nito. Dagsa ang mga deboto na may kani-kanilang panalangin sa puon. Yan ang tinutukan live ni JP Soriano. JP. Atom, hindi man matutuloy pa rin ang tradisyonal na prosesyon para sa mahal na poong itim na Nazareno sa January 9, 2023. At nagpapasalamat pa rin Atom ang mga deboto na nagkaroon ng pagkakataon para ma-bless ang mga replika ng kanilang imahen. Sa January 9 pa ang pista ng mahal na poong itim na Nazareno, pero nagmistulang pista na rin ang araw ng pagbabasbas sa mga replika ng imahe ng mahal na poon ngayong araw. Isa sa mga nagpabasbas si Judy na mahigit 12 oras naghintay para rito. Ang debosyong ito nag-umpisa raw ng halos bawian ng buhay ang anak dahil sa sakit. Umiiyak ako ng tulong sa Panginoon, Lord, bigay ka ng sign kung anong dapat kong gawin. Biniyayaan din daw ng poong Nazareno ang dating sima na si Rolando. Bukod sa nakaipon at nabigyan daw niya ng magandang buhay ang mga anak, dininig din daw ang kanyang dasal na pagalingin ang isa niyang anak na nagka-stage 4 cancer. Kasi nga, maano yung istorya kasi sa kanya po. Hindi basta-basta. Nag-umpisa ngayong araw, December 27, ang 3 araw na blessing o pagbabasbas sa mga replika ng imahen, alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Pero bago pa mag-alas 3, natapos na agad ito. Nakabantay sa paligid ng simbahan ang Manila Police District. Pag pumunta po dito, mas magandang mas maaga para makapasok sila sa simbahan. Mas magandang hindi na magdala ng mga mamahaling gamit. At huwag na muna mong isama yung mga bata. Sa December 30, magkakaroon ng Thanksgiving motorcade na matatapos sa hating gabi ng December 31. Simula January 1 naman, idaraos ang Misa de Novenario o Novena Masses. Sa January 7, lilipat na ang pagpupugay o pahalik sa Quirino Grandstand para sa 3-day celebration hanggang sa mismong araw ng pista. Wala po yung ating tradisyonal na prosesyon, subalit sa araw bago ang kapistahan, January 8, may misa po sa ating gabi sa Quirino Grandstand at pagkatapos po noon ay magkakaroon tayo ng tinatawag nating Walk of Faith. Wala po yung ating malaking imahe, hindi po natin ipoprosesyon for obvious reasons, no? Given the large volume of the crowd, especially during translation, nasa pandemya pa rin po tayo, so we do not want to risk it. Malaking blessing po sa aming mga 6 na organisasyon at dito sa kabuuan po ng Quiapo Church po. Sa ngayon po talagang kung ano po yung binigay po sa amin, doon lang po kami sumusunod naman po.
At atong para po doon sa ating mga kababayang regular na nagsisimba sa Quiapo Church, magkakaroon lang po ng konting adjustment sa misa simula ngayong araw hanggang sa Thursday para bigyan daan nga po yung blessing. 5 a.m. to 10 a.m. po ang regular hourly mass sa umaga. Maghihinto po ito at babalik po ng alas 12 ng tanghali. Hihinto umlit ng alauna hanggang alas 5 para nga po sa blessing. At alas 5 ng hapon hanggang 8 p.m. ang resume ng misa sa Quiapo Church. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ato. Maraming salamat, JP Soriano. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA sa layong 735 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Inaasahan din kikilos yan pahilagang kanluran at lalapit sa Visayas at Southern Luzon. Wala nang epekto ang shear line pero magpapaulan naman ang nasabing LPA. Patuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan kaya bukod sa malamig na panahon, magiging maalon din sa mga baybayin ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base naman sa datos ng Metro Weather, magiging maulan bukas ng umaga sa eastern at western portions ng Visayas. Mas maraming lugar na ang uulanin pagsapit ng hapon. May ulan din sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula bukas ng umaga. Sa hapon, may pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Maging I am ready po ha sa bantalang baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ng Cagayan, Apayao, ilang bahagi ng Central Luzon, Aurora, Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. May chance rin ng mahihinang ulan sa Metro Manila, kaya magbaon pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Mabenta na rin ang mga pinaniniwalaang pampaswerte sa bagong taon. Sa Binondo, Maynila, may ilang dumayo pa para lang makapamili. Yan ang tinutuka ni Tina Panganiban Perez. Dito sa Binondo, nagkalatang kung ano-anong mga pinaniniwala ang pampaswerte at pantaboy ng malas. Ang iba, dumayo rito para sa tikoy. Yung sweetness, tsaka ano, yung rice, medyo ano din, may symbolize na ano, abundance. Share blessing lang. Pag ganyang, ano, traditional na pag ganyang mag-dead, ano, end of the year, nagbibigay na rin sa mga kaibigan. May ilang inagahan naman ang pamimili ng Lucky Charms para di na sumabay sa inaasahang pagdami ng mga customer pag malapit na ang pagsalubong sa bagong taon. Good luck my next year, di ba? Kasi may business akong tindahan eh. Kaya yan, mga anik-anik, pampaswerte. Dahil Year of the Water Rabbit ang 2023, mabenta na ang Rabbit Lucky Charms. Pinakamalakas ito, pink rabbit. Tapos you can put candy. Then you can put coins, lalagay niyo sa living room niyo or office para lumakas water rabbit, no? Mabenta ang rabbit, grabe. Tapos mabenta ang angpaw. Ayon sa isang anthropologist, noong sinaunang panahon pa lang, naniniwala na ang mga Pinoy sa mga pampaswerte. At nadaragdagan pa ito ng ibang paniniwalang dala ng mga dayuhan. Matagal na merong konsepto ng pampaswerte ang mga Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, meron ng ganyang konsepto. Pero dati ang tawag natin dyan, mapalad, kapalaran. Pero nung dumating ang mga Kastila, medyo nagbago. Ano? Nagkaroon ng mga bagong simbolo na ginagamit. Pero malakas din ang impluwensyang Chino sa kulturang Pilipino. Halos lahat sa atin may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa mga pampaswerte. Pero ayon sa isang eksperto, hindi dapat iasa lang sa mga bagay ang ating kapalaran. Dapat kikilos ka rin. Ang bentahe lang ng mga objects na ito, nare-remind tayo na ano yung, para siyang simbolo eh, nare-remind tayo na, uy, meron akong exam, dapat swertihin ako dito at pumasa ako. So, pero dapat sabayan yun ng teka, dapat mag-aaral ka rin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Inirekomenda ng Department of Health kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ang state of calamity dahil sa COVID-19.
Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, matatapos na sa December 31 ang umiiral na state of calamity. Pero hindi pa na ipapasa ng Kongreso ang CDC Bill o panukalang batas na lilikha sa Centers for Disease Control and Prevention na naglalaman ng legal na basehan para sa COVID response. Ani Vergere, nakaangkla sa probisyon ng State of Calamity ang pagpapatupad ng COVID-19 vaccination program, gayon din ang emergency hiring at emergency allowance ng healthcare workers. For the love at for the kilig ang sasalubong sa ating mga kapuso next year sa inaabangang adaptation ng hit novel na Love Is Caught in His Arms. At may mga ilan nang nakapanood ng ilang episodes ito, ah, ang reaksyon nila sa chika ni Lars Santiago. Alam naman na nila ang mga eksena, pero tila kinilig pa rin sina Sofia Pablo at Allen Ansay nang mapanood na ang ilang episode ng bagong romantic series nilang Love Is Caught in His Arms. Kaya isipin niya, may pagninaasa ako sa kanya. Nag-switch kami sa character namin kasi usually ginagawa namin siya yung mayaman, ako yung mahirap. After almost 6 to 7 months, napanood na po namin yung pinaghirapan namin lahat ng Baguio. Ayun naman po ang kailangan natin sa life, di ba? Kung si Sofia relate sa kanyang character na si Florence. If kahit may mga problema ang dumadating, masaya pa rin, nahahanap ng solusyon. Si Allen, opposite daw ng mayamang character na si Nero. Hindi ko alam yung mga proper na ginagawa, the way magsalita, din talagang pinag-aralan ko yan. Pati pagpapakilig sa isang eksena, hinanapan daw ng paraan ni Direk Barry Gonzalez. Pinatayo niya po ako sa harap ni Allen, tapos sabi niya, sabihin mo, I love you. Nagulat ako dito. Pero sabi ko lang po, ayan, kinilig. Yung ngiti ko dito, Lardon. Good take. Makakasama ni na Sofia at Allen ng ilan sa Sparkada na naging kaibigan na rin nila sa taping. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Shaira Diaz, Miss Vicky Atom. Thank you, Shaira. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 5 days na lang, 2023 na. Ako naman si Atom Maraulio, buong puso para sa Pilipinas. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.